Magandang araw at magandang gabi sa ating lahat. Ngayong araw nga ay magluluto si Ate Ros ng adobong pusit. Ayan, hinihiwan na niya yung mga pusit sa saktong hiwa gamit yung kutsilyo siyempre. Ayan. Patapos ay kinuha na ni Ate Ros yung salaan para hugasan na ito. Kailangan talaga guys, hugasan muna natin para malinis. Wow! Ayan. Tapos nito ay lalagay na ni Ate Ros sa kawali. Siyempre sa kawali. Ayan. So ilalagay na natin sa kalan para sindihan at maumpisahan na natin yung pagluluto ng adobong pusit. Ayan. Pinuha na ni Ate Ros yung mga sangkap. Unang-una yung sa kanyang pagluluto kasi ng pusit guys, unang-una nilalagay niya is toyo. Sunod nagdikdik na siya ng bawang lang guys, hindi na siya naglalagay ng sibuyas sa luya. Hindi ko alam, siya naman yung nagluluto eh. Ayan, nagdidikdik na siya ng bawang para ilagay dun sa adobong pusit. Kanya-kanya naman tayo guys ng pagluluto ng pusit, kaya huwag tayong mangialam. Ayan, ilagay niya niyan yung bawang. Ayan, sunod, paminta. Sunod, asukal. Nilalagay niya guys ng asukal para mag-balance yung alat. Sunod, hindi ko alam ano yung nilagay nito. Laurel. Sunod, syempre may magic sarap para hindi talaga lalong sumasarap. Ayan, sunod, syempre haluin natin para mag halo yung mga pampalasa nilagay. Ayan, halo-halo lang. Ayan, sunod, ito na yung naging itsura ng adobong pusit. Ayan. Sa cellphone mo? Dinipit mo? Hindi. Sige nga. Arti naman ni Dundun. Kailan ba ako nakialam ng cellphone mo? Tanong kita. Dante lang naman eh. Nakita nga ako dun. Okay, bago cellphone mo eh. Ayaw mo pa. Masama ko, dali tayo doon. Huwag nga. At ayan nga ay natapos na tayo sa pagkikismisan. Balikan na natin yung niluluto na Ate Ros na adobong pusit para matikman niya. O ayan lang guys, bye bye.